Unang-una, gusto kong pasalamatan si Secretary Anyo. Eduardo Anyo has done a fantastic job together with that of the DILG family. Napakagaling na pinakita, lalo na during the pandemic. It is under stewardship that, of course, not only Metro Manila but the whole country has really worked hard, no, really to face this pandemic. And of course, the rest is history. Napakaganda ng ginawa ng DILG rito. Right now, what I plan to do is continue with what Secretary Anyo has done. Try to improve on things na nakikita kong kailangan improve, but of course, some gaps. No? Isa sa mga tanong, Chairman, what will be the first initiative or what are we looking at the first 100 days? Well, alam naman natin, the Department of Interior and local government is supervision over the local government officials, no? From the governors down the line to the barangay captains, of course, doon sa mga halal natin, mga chief executives, no? Mga halal na mga empleyado ng national government. And of course, not only that, the interior will involve three important pillars. Number one is the PNP. Number two is the Bureau of Fire. And number three is the Bureau of Jail Management. No, napaka-importante niya tatlong yan. And aside from the attached agencies of government, no, meron ka sa women, meron ka sa youth, etc. So marami ito. Ito yung more or less na sumasalamin, no? More or less sa mga problema sa araw-araw, yung mga pupuntahan mo. Ngayon, ano yung unang-una? Number one is yung sa Mandanas Law. Alam naman ninyo yung sa Mandanas. Can I just remove this one? Ang hirap magsalita eh, ha? Okay, anayin ko lang sandali. Balik ko na lang. Mas kaya naman sa inyo. Okay. Hindi mahirap magsalita. Okay. Pagdating sa Mandanas, the spirit of Mandanas, para alam nyo lang ang background ng Mandanas, nagsampa mga LGUs ng kaso to make sure that all revenues as mandated by law should be included. And this will now be distributed in form of the Internal Revenue Allotment. Ang nangyari, si Governor Mandanas and Governor Garcia won the case in behalf of all of the LGUs. Nadagdagan ng pera ang LGUs. No? Ang tanong dito is that the services na dapat bigay ng LGUs in the form of services in accordance with the devolved functions of the local government code. So, yun ang dapat ayusin ng husto. Alam nyo, napakaswerte natin our President Ferdinand Marcos Jr., si BBM, ay dating naging gobernador. And he is very pro-LGU. Alam niya nangyayari ito na ang spirit of Pandanas ay, of course, nang sa ganoon ay what is rightfully doon sa LGU ay mapunta sa kanila. No? At yun ang sinasabi niya nga sa akin, sabi niya sa akin na, Benhar, sige, asikasuhin mo kagad yan para, of course, maramdaman naman ng LGUs. No? Itong spirit of the Mandanas Law. Now, what is in store here? Andito ngayon si Governor Dax Cua. And of course, si Governor Mandanas, hindi nyo lang alam, but numabula nung ako'y ma-endorse to be the Secretary of the Interior, this was about 3 weeks ago, matagal na ito, nagtatrabaho na kami nila Governor Dax. We've been in consultation with the different governors, or me for one, for different leagues. No? Ginagawa na namin assignment namin tungkol dito. What is important is this. What is important is the word equitable. Equitable. What does it mean? It means
what is equitable for the local government units, and what is equitable for the national government. Yung sinasabing devolved, hahanapan natin na maganda yan, na pareho pong hindi malulugi ang bawat isa. What is important ay makapagsilbi ng tama, no? Hindi maiipit. Taking in mind several factors, like number one, galing tayo sa pandemya. I'm sure yung computation na ERA is from the previous years, dahil galing sa pandemya, baka mabawasan. Importante, all of these factors should be taken into account. Nang sa ganoon, ang mga LGUs at ang NGA ay talagang, they will be working harmoniously with each other. That's very important as far as this Mandanas is concerned. Okay, mag-alala, inaayos po namin ito. No? And hindi lamang yun, we will start to effort to increase funding for support programs and equity funds for lagging or poor LGUs, but well, we find it difficult to cope with devolution. I'm talking about 5th and 6th last municipalities. They comprise about 19% of all municipalities. If you include the 4th class, that will be about 45% of all municipalities, more or less. So, importante ang Growth Equity Fund under EO-138, support to local government program, and of course, the conditional matching grant to the provinces. These funds can be used for long-term infrastructure like public street lightings, barangays electrification, health facilities, and flood control facilities. But we would have to work closely with the DBM and NEDA. Importante po rito ay ibangga ang numero dito. No? Mahirap mangako ng hindi mo kayang gawin. What is important is makuha namin actual numbers, actual services nito, and again, the word is equitable for both. Okay? So, wag kayong mag-alala with the Mandanas ruling. Andito po ang aming team sa DALG. We're going to continue coordinating with the different leagues here in consultation. Ito double time po namin dito. Number two, ease of doing business. Since we have supervisory power over the local government units, one of the things that we would like to focus is encourage them to adopt more digitized procedures for barangay clearance, mayor's permit, and other LGU's permit. Sana ma-speed up na po ito para mas mabilis ito kay Juan de la Cruz. Ito'y nagagawa na sa ibang batas and we are encouraging them this. No? Of course, we must fast track 2,086 pending LGU permits in 341 cities and municipalities for telecommunication towers to speed up interconnectivity. Lahat tayo gusto natin ng wifi, hindi ba? Kuminsan bumabagal ito dahil sa permit sa mga tore. Well, maaaring mayroong concern ang LGUs dito, pero tingnan natin, baka for all we know that those are valid concerns. Kung hindi man, ay mabigay naman ng options. But what is important is we fast track this, nang sa ganoon ay gumanda naman ang wifi dito sa ating bansa. Number two, tatlo ang ating institutions na importante, na pillar. Ang kapolisyahan, ang jail, at ang fire protection. Sa fire protection, kausap po kanina, may binigay silang numbers, no? Andito ba yung sa fire natin? Okay. We will speed up the construction of ilang fire station yun? Nawala pa? Okay. Alam nyo bang wala pang kulang tayo ng 205 fire stations sa buong Pilipinas? 205 of municipalities wala pang fire station. Puro volunteer lang sila. So isipin mo kung wala kang fire station, wala kang bombero, at wala kang fire truck. We will be focusing on this. Yung kailangan nila rito. Pinapatignan ko, if there will be enough funds, I will try our best na mapunuan po ito. No? At these are the priority. Of course, fire permits.
Alam kong problema natin ito. Basta ikaw ay negosyante, kukuha ka ng business permit, kaakibat dito ang fire permit. Magmula ngayon, ayoko nang may nagbebenta ng mga fire extinguisher, ha? Para lamang magkaroon ng permit. Importante rito ay lahat aprubahan, kung dapat aprubahan, kung hindi aprubahan at kulang sabihin ganon. Hindi dahil bibili ka ng fire extinguisher, sabihin niyo sa akin niya, papatanggal ko yan. Ha? Importante, transparent tayo rito. Ha? Procurement of additional truck and fire equipments, napapabenchmark ako ngayon, titignan ko yung talagang halos wala o iisa lang, it depends on the proportion. Pero what is important right now ay like for example, Metro Manila, Cebu, Davao City, na matataas ang ating buildings, siguro i-benchmark din natin, mag-inventory tayo, ilan yung mga ladders na ladderized. Kasi you're talking now of condominium sa matataas, no? That could service the whole of particular areas. This in a way is probably benchmarking things para malaman na rin natin. Bureau of Jail and Penology. It is important to ease congestion as much as possible. So, dapat yung construction of jail, napaka-importante dito. At napaka-importante sa lahat. Sa lahat. Walang droga sa kulungan. Nakakulungan na nga. Kumisa, may droga pa dyan eh. They better watch out. Mag-i-inspection ako ng lahat ng kulungan dito. Hindi ko lahat inspeksyonin, pero yung ilan dito, I will have a surprise visit. At kung makita ko, papadrug test ko yung mga nakakulong dito at merong positive sa drugs, paano nakapag-drug siya, nakakulong yan. I will make sure of that. They will be in for surprise visits here. But what is important is on the humane side. Kung minsan siksikan masyado, no? Titignan natin dito at let us see if we have enough funds or kung baka pwedeng malambing si governor o si mayor, kung paano pwedeng magawa po natin tungkol dito. Sumunod ay ang Philippine National Police. Okay. In relation with this, of course, in everyone's mind is the war against drugs. This is very important, no? Maski sa akin. And let me make this statement. The war against drugs will be as intensive as before on the basis on my oath as a public official in accordance with the Constitution. Yan po ang gagawin natin dito. Nakita ko, no? I'll give you one example. We'll review the laws, everything, on the side of the police. Bakit karamihan na didismisan ng kaso? Under Section 21 of the Dangerous Drugs Act, ito ang sinasabi. Ang sinasabi rito, once you have a raid, there should be an inventory. And the inventory should be witnessed by an elective public official, usually a barangay, and either a representative of the prosecutor's office or a media representative. So, out of three, kailangan mo ng dalawa. Always, there should be an elected. Usually, it's a barangay officials. Pero usually, yung number two, yung media or sinasabi nating representative of the DOJ or prosecutors, wala nagpupunta. Ano nangyayari? You look at the cases sa fiscal, dismiss ang kaso. Yun ang sinasabi, kulang sa testigo. Ang ginawa namin sa Mandaluyong, yung aking wife, si Menchie Abalos, kumuha siya ng isang empleyado. Binayaran namin yung empleyado, inassign namin sa fiscal's office at siya na ang representative ng Department of Justice sa lahat ng raid. Yun ang trabaho niya. At siya magte-testify. In so doing, na-satisfy namin yung requirement ng isang barangay captain at isang DOJ.
at halos walang na-dismiss na kaso because of that technicality in the city of Mandaluyong. And that is what I intend to do. I will go to each and every, through the leagues of governors, of mayors, baka po pwedeng kumuha sila, no, para lang tumistigo, just so we could satisfy this Dangerous Drugs Act, Section 21. Kasi matagal bago i-amend dito eh. Importante, wala muna tayong madismisan. And of course, for big cases of drugs, alam natin ito. Kuminsan kung ang nire-raid mo, mga worth 10 million, 20 million. Ako na-experience ko ito nung ako'y mayor ng Mandaluyong. May mga pulis dyan, bago pa lang, sasama sa raid. Siyempre, kasama mo, kalaba mo, it's a big syndicate, mga drug lords yan eh. Hindi tatagal na pagka-raid mo, kakasuhan yung mga pulis kung ano-ano. Kung ano-anong kaso yan. So yung pulis, magkano sweldo niya, kukuha siya ng sarili niyang abogado, pupunta siya sa pleb, a-attend siya. Yung mismo sweldo niya na pupunta lang sa pagbayad ng abogado. And I tell you this, after a while, magre-resign na yan. Ayaw na, mahuli na. He's so fed up. So there must be a system here. Of course, we will get rid of the scalawags. No? Kailangan mawala ang scalawags. Pero kung konting porsyento yan eh. Marami tayong magagaling na pulis. Marami po yan. Ayaw natin yung maliit na porsyento na ay masira. No? But what is important, itong nakaharap sa drug war, ay mamotivate naman natin. Kawawa naman kung babalikan ng mga malaki sindikato, for example, if that is worth 10 million, 20 million, babalikan yan kung ano-anong kaso sasampayan. So I'll try to find the system. Titignan ko kung paano ito to provide lawyers for them also. No? Nakakaawa naman. So, yan po ang ilan, and of course, safe cities. Anong ibig ko sabihin? We will try to reach a goal na talagang hindi lamang drugs, hold up, etc. Napaka-importante nito. Napaka-importante na safe tayo. We have CCTVs all over the country. If we could interconnect all of this, interconnected ito, all that we need is an apps. Isang application software lang na kung saan mas mabilis ito, mas gaganda sana ito. And going back to the war against drugs, ito naman ang apila ko sa ating mga kababayan. Kanina, sinabi ko ang sa pulis, huwag kayong mag-alala, yung mga nag-aabuso, kasama niyo ko rito. I will make sure na mawala sa pwesto itong mga ito. I will make sure of that through due process of law. No? Sisiguraduhin ko po ito. I-open ko ang aming ano, I will be very transparent here, yung mga reklamo, mapakinggan lang namin. Iga-guide namin kayo kung paano kayo magdidemanda dito. We have the proper institutions dito, ang NAPOLCOM. Pero let's just make sure talaga namang mga salbahi talaga ito, ha? Huwag yung gagamitin ng ahensya para lamang manira ng wala lamang katotohanan. Kung nasa panic kayo, talagang totoo po yan, huwag kayong matakot, kasama niyo po ako rito. But you know what? The war on drugs is just like a tree. You have branches of the tree. Maski putulin natin ang putulin ang branches of the tree, may tutubong bagong branch po ito. Maski putulin mo ang sanga ng puno, may tatabong bagong puno. Ano yung sanga? Ang sanga ay ang mga drug pusher. Maski ipakulong natin yan, mawawala, okay, malaking bagay. Pero baka may pumalit. Yun ang mabigat. Aside sa ginagawa ng pulis, tulungan natin sila. Kailangan tanggalin natin ang ugat ng puno. Ano yung ugat nito? Unemployment, education, the family, lahat po. So we need the help of agencies of government. We need the help of the church, of the school, of each private one, of each one of you on this war against drugs.
tulungan natin lalo na ang kabataan. Tandaan po natin, if we have got, ang election ay tapos na. If we've got the same enthusiasm as those who voted for Ma'am Leni, for BBM, for Isko, for Pacquiao, for everyone, magkaisa tayo. Labanan natin lahat ng social ills. Maniwala kayo, wala hong imposible. Magagawa natin lahat ito. And that is what I intend to do. Involve the community here to the grassroots against this. Not only against drugs, but against the social ills. Wala pong imposible. No? And so, aside from this, meron din about the BARM. Sa BARM po, sa ating mga kapatid, ng ating Muslim brothers right now, yung ating mga rebel returnees that will be integrated to the police, tutulong po kami rito, lalo na sa paggawa ng guidelines tungkol dito, and other things regarding it. And of course, we are going to scale up initiatives on good local governance. No. But what is more important is to speed up the capacitation of newly elected officials and to speed up the process of accountability. We must fast-track the investigation of cases against local elected officials endorsed by the Office of the President. And right now, we've got 276 cases, uniformed personnel pending before the PNP as per the Internal Audit Service. We must also strengthen our internal capacity, fast-tracking of 2,500 jail officers. If you are going to look at the ratio, talagang kailangan nating additional jail officers. Ito in accordance with the ratio. 2,000 fire officers, sinabi ko sa inyo kanina, marami pa tayong at least 200 na walang fire station. 1,000 patrolmen and patrolwomen and other filling up of vacancies. No? So that in a nutshell is what you will be expecting for the first 100 days. Isa lang po masasabi ko sa inyo, ang ating Pangulo ay dating gobernador ng Ilocos. Siya po ang naging chairperson ng, kung di ako nagkakamali, nung siya ay congressman sa local government at nung siya ay naging senador, siya ay na talagang naniniwala sa kapangyarihan, no, ng local government units. Kaya sabi niya, Chair Benhar, talagang please, alalayan natin silang lahat and what is due them, let's give it to the LGUs. Ganun po siya naniniwala dito po, dahil siya mismo ay nanggaling dito, he believes in the spirit of the Mandanas law. No? So, yun lang po ang masasabi ko sa inyo lahat.